Meron po kaming party list, yung witness party list, composed of whistleblowers and witnesses. So, ipinabati ko po sila sa inyong lahat. And tungkol po dun sa sinabi ni Sir kanina about yung divulging yung governance natin sa local government. Eh, tama po yun na tapos yung people's initiative, we can do many things about this. At ito nga po ang sinasabi nating jury system, kasi may tanong kanina na hindi ba bago ito o may hirapan dahil baka hindi alam ng mga Pilipino. Eh sa US nga po eh, sa US nga po mabibigla na lang yung member ng jury kasi hindi naman po pinipili yan ano eh. Na hinahanap yung background or yung ganyang pinag-aralan eh. Basta padadala lang ng sulat, kahit sino ka pa, kahit wala ka pinag-aralan, kahit magsasaka ka, kahit laborer ka, you can be a member of the jury. Kaya hindi po ako naniniwala, hindi magsasaksi dito. At saka yung sinasabing hindi tayo handa, eh, hindi po totoo yun. Kasi pagka nandyan na po yan, kahit sino pwede po maging member ng jury. So, maganda po itong connecto, itong programa na ito na sinusugan natin. Nung una po akong sumama dito sa grupo na ito, eh talaga pong sinabi ko na tama ito dahil napakabagal ng justice system. Imagine niyo po yung kaso mo noong 2004. Kung na-involve ako kay General Garcia, dalawang kaso yun, yung forfeiture of property sa akin at saka yung 3 counts of perjury. Isipin niyo po hanggang ngayon hindi pa tapos. Yung forfeiture of property ko na na-dismiss na sa RTC tapos in-affirm ng CA, nasa Supreme Court na ngayon at magdadalawang taon na hindi pa rin tapos. Yung 3 counts of perjury ko naman sa MTC naman sa Quezon City, isipin niyo 2004. 2015 na ngayon, more than 10 years, hindi pa rin tapos. Kaya sa tingin ko, dahil sa super bagal ng ating justice system at saka sa corruption na nandyan sa justice system natin, itong jury system na ito ay tamang-tama po na ipalit natin sa kasalukuyang justice system natin sa Pilipinas. Maraming po salamat. Mr. Mike Abbey, para sa iyo katanungan. Thank you. Yeah, Lolo. Good. Thank you, Tito. No? Thank you sa mga organizer. No? This is demokrasya natin dito, buhay na buhay. Well, bago ako magtanong siguro, kaya binabanggit-dikit na parang ang daming tanong. Kung sino magiging murado, di ba? Parang, alam, napakadali niya sa Pilipino. Number one ng mga Pilipino, manghusga. Nakita mo si General Angelo Reyes, sinusgahan na siyang mag-anako, nagpakamatay tuloy. Anyway, si Binay lang, eh hindi ko alam kung ano meron doon. Grabe rin ang panghusga ng bayan niya. Kaya pag sa hurado, walang problema. Halos lahat ng Pilipino qualified. Napakagaling maghusga ng mga Pilipino, sa totoo lang. Ngayon pa lang, mag-election na tayo, kalawat ka na yung mga nag-decide. Anyway, ganito. Pwede bang i-apply sa Pilipino? Kasi dalawang problema natin, iba tayo eh. Iba yung kultura ng Pilipino, iba yung environment ng Pilipino, ng Pilipinas, darating pangalatan. So, paano mo i-apply yung jury system? Ang Pilipino, una, sa ating kultura, masyado tayong mabait, masyado tayong maawain, tayo pinubugbog na, tayo pa napapasalamat minsan. Yung environment, kahirapan, number one problema yan. Sa ibang mga developed country, kaya maganda ang sistema sa kanila kasi ang ganda ng buhay nila. Kahit tawagan lang sila, ikaw ang mag-hukom dito, ikaw ang mag-decision dito. Pero ang ganda yung environment nila, ang ganda ng buhay nila. Parang sige lang. Eh dito sa atin, paano ang tinawag, pag ang tinawag niya, isang standby lang, wala naman talagang alam. Natakot nung may kaso, di tapos na. So, napaka-importante ng dalawang, pakisagot lang po mga magigiting na abogado dito sa isyong ito. Check.
tungkol sa kultura. Alam niyo, makukuha yun sa instructions ng judge. Kahit na man sa mga Amerikano. Ang tingin ko, tao rin tayo. Tao rin yung Amerikano. Meron tayong pagka... Although, magkakaiba tayo sa kulay. Kulay ng ating balat. Common sense. Eh, matutuwid yung pag-decision nila sa jury trial. Like in that, I'll give an example. Siguro mas madali yun. Kunwari, may nag-away sa isang restaurant. Tapos, witness ka. Sino nag-away? Si Congressman A. At saka si Government Clerk B. Nagsuntukan. Nagdimandahan. Ano ngayon ang paano sa jury trial? Sa regular trial, yung judge lang ang magdidesisyon. Eh, pag kadalasan tinatanong ko nung nasa radio pa kami sa RJ station, kadalasan tinatanong ko sa mga clock callers, sino magwawagi? Wala pang trial, karamihan sinasabi ang magwawagi si congressman. Dahil congressman siya. Wala pang trial. Yun din ang magiging mentality ng judge. Samantalang sa jury trial, ang tatanungin lang is si, bibigyan ng instruction ng judge. Ang instruction, ito ang batas sa atin. Kung sinong nauna nanuntok, siya may kasalanan. Yung pangalawang nanuntok, in defense of himself, walang kasalanan. Anong bibigay, tapos ang trial by jury, anong ibibigay sa jury? Bibigay sa jury, sinong unang nanuntok? Yun lang ang sasagutin ng juro, ng panel. Sasagutin nila kung sinong unang nanuntok. Hindi mo kailangan ng college graduate para malaman kung sinong unang nanuntok. In fact, the better juror probably, doon sa example na yun, is isang standby, isang kanto boy, na madalas magpag-away. So may karanasan siya, alam niya kung sino na una manuntok sa dalawang protagonist. So, hindi mag, yung juror, depende sa type ng case. So, yun ang sagot ko sa kultura. The culture, pareho rin may common sense. Kung may common sense yung puti na Amerikano, may common sense tayo. In fact, I've had trials na may Filipino sa jury panel. And yung mga Filipino, the jury panel are so proud of being part of the judicial system. In fact, magandang participation ng mga Filipino sa jury trial sa Amerika. I guess that answer. Iba, baka meron pang kung idea or ano? Ako po ay mayroong gusto linawin sa ating pong mover dito. Yun ho bang kaso ng COMELEC? May kaso kayo? Yung ba pwede ding makialam ang juror? O yun lang mga commissioner ang pwedeng mag-desisyon? Kung specialized agency like the COMELEC, susundin yung rules ng COMELEC. Kung anong rule nila, yun ang masusunod. Okay. Pero pag hindi ka contento yun sa COMELEC decision, pwede ka humingi ng trial by jury. Okay.
Bali nare-request. Hindi lahat ng... Dahil kasi itong ano, they are also judges. They are also judges. Itong Pumilek. Let's say, tama yung narinig ko kanina na hindi lahat ng nag-aral eh tama ang ano, desisyon. At hindi naman yung hindi nag-aral ay hindi maganda desisyon. Dahil kasi, as I experience, most of the Pumilek officials ay lawyers. Lawyers. Ngayon, I've been a member of the House in the 14th and 15th Congress. Hanggang ngayon. Alam mo, pag ang jury ng media, tapos na yun. Di ba ang mentalidad natin? Sabi ng mga komentaryo, at congressman niya, guilty na yun. Di ba, minta, nakorap ang mga politiko, di ba? Pag yung karamihan dyan ay jury, member ng media, tapos na yun yan. Mukhang to clarify his things, oh, yung jury system is only a system, no? Pero yung applicability, katulad ng na-mention ng ating kaibigan, merong small scale eh, yung problema lang ng anak niya sa buto, at merong big scale yung kanyang problem, ano? So, ganun din ang jury. Sa jury, merong tinatawag na siguro yung mga tinatawag na heinous crime will be attended to by regional and national level. Pero kung mga pag-aaway lang sa barangay, yung nagburahan lang, o hindi nagbayad ng utang yung kapitbahay mo, i-jujure din dun sa barangay natin. Pero system pa din, jury. Pero hindi natin paakitin nyo kasi lalo walang mangyayari kung lahat ng kaso ay... So, kaya na katulad ng sinabi ko kanina, the jury system must be related to the local government unit. It must not be treated as one, ano, it must be in collaboration with the other system of governance. Na ito ang political system, ganun din ang dapat ng, ano, kasi hindi ito magiging effective kung we will apply the jury system sa present form of government, which is very centrally managed. Hindi rin mag-click. So talagang dapat talaga, hindi si basta merong attendant na ano. Okay, going back to the question of culture. I think favorable ako sa culture natin, Pilipino. Kasi if the jury system nag-click sa Amerika, padre multi-culture dun. Mas lalo hindi ko maintindihan ang culture sa Amerika. At nagki-click. The more na magki-click dito sa more or less, medyo regionalistic nga tayo, pero may common ground na culture. Then at the same time, tama yung ano, mababait tayo. Yun nga ang maganda eh. Pag ikaw ay nag-guilty ng jury, guilty ka na talaga. Mababait na eh. Ha? Pero kung medyo, maganda rin yung mabait, kasi kung medyo sometimes, yung nagkaroon ng offense, hindi naman dapat talaga magnanakaw siya. Nagkasakit yung anak ba? Nag-uubalang pagkain yung pamilya. Hindi ko lang sinasabing okay yun. Pero without you knowing it, yung pagiging maway ng member ng jury, may sasalpak yun. Siguro pwedeng patukan mo na lang, bata. Next time, huwag ka magnakaw, bibigyan ka namin ng mga... In other words, magmamature to along the way. Ngayon, hindi naman pwedeng we apply jury today. Pagising natin, mature to tayo. Hindi. Mag-go-grow to hanggang sa to the extent na magkakaroon ng kaukulang batas, whether local or national, na magmamatch dun sa ating jury system. Palagay ko, yun ang ano, padre. Pagkaso na mali, meron tayong small claim na kaso. Hindi na tayo pumunta ng mga less than 100,000 ang kaso. Hindi na kailangan ng abogado. Ikaw mismo ang abogado. Ano ba yung mga... yung mga request sa province, di ba?
hindi na kailangan abogado dyan. Ang tawag niya, small claim. Last year, in-adapt natin yung galing sa California. In fact, ang nagdala ng batas na yun, si Judge Kinatsaya, Philam ng San Francisco. Kaya, mayroon na tayong small claim. At mga maliliit na kaso, hindi na kailangan ba yung small claim na lang. Equality ang ira. Yan ang demokrasya kasi. Sige. Yung matatang dito? Kaya, dito muna tayo kay... Dito muna kay Pretty Boy. Tapos, Tuto Jojo. And then, Andre. Hello. Sa pong malungkot na araw ng kalayaan sa lahat ng dito, sa bulwagan dito. Ako po si Freddy Maykes ng Labota City. Para po sa ating mga magigiting na panelists, ang tanong ko po ay sa inyo po ibinungkot. Yamang napagkalooban tayo ng pagkakataon na mabigyan ni kasamang kit, kilatis talaga rin ng pagkakataon na may head niya ang kanyang idea. At ito po ay na nataon pa sa araw ng huwag na kalayaan ng Pilipinas. Ako po ay nagagala at si Kilatis ay mayroong isang paninindigan na maisulong ang pagkapantay-pantay ng Pilipino dito sa sambayan ng ating minamahal ng bayan Pilipinas. Yabang tayo po ay naniniwala na ang kapangyarihan ay nasa ating mga kamay at walang pwedeng umagaw ng kapangyarihan na ito sa ating pagkatao, mahirap naman o mayaman. Ito ay yung tinatawag na kapangyarihan sa paghalal o sa pagboto. Yabang napapanahon na next year ay election na. Yung kapangyarihan na nasa atin ngayon ay ipagkakalog natin sa inyong mapipili at po na pupuso ang tao. Ipagkakalog natin ang kapangyarihan na ito sa isang tao lamang. Ang tanong ko ay ganito, wala na pong paligwi-ligwi pa. Totoo yung mga sinasabi natin na kailangan pa natin ng konstitusyon, pagbabago ng ating sariling batas para magawa ito. Yung tatlong bagay na binanggit ni Sir Kilatis, ang nakikita ko dito, kung tama o mali, mga minamahal ko at magigiting na panelist, yung ibibigay natin kapangyarihan sa susunod na Pangulo ng Pilipinas ay nararapat po ba na ipagalog din ang kapangyarihan pinagalog natin na sabihin ng mamayan sa ating mga mamamayan din. At yung kapangyarihan na yun ay yung tinatawag na jury system na ipinagkait sa atin daang taon na pala ang nakakaraan. Salamat po. Sa naririnig kong pangangailangan na maisagawa ang tunay, the true essence of democracy. And that is the participation of each and every Filipino citizen in administering justice. Tama yung sabi nila, napakabagal ng ating justice system sa ngayon. Bakit? Ito ay nakokontrol ng mga mayayaman,
at ang mga tinaguriang mga matatalinong tao na dahil sa sobrang talino nila ay kanilang nababaluktot ang katotohanan na yung kanilang kasinungalingan ay siyang nagiging quote-unquote katotohanan daw. Kaya ang idea ng justice system ay ipagkaloob ang kapangyarihan na gumawa at to keep opportunity to hello to give opportunity to the ordinary citizen to administer justice at the different levels of our courts. Sabagkat ayon kay Ginoong Quilates, sabi nga niya, justice delayed is justice denied. At sa pamamagitan ng jury system, mapapabilis ang proseso ng paggawat ng paghusga sa anumang usapin. Pangalawa, yung sabi nila na ang isang kasalanan o isang krimen ay nagagawa o it's committed by two means. Hello. Dalawang pagkakataon kung paano nagagawang maging may kasalanan sa batas. Una, sa act of commission o ikaw mismo ay gumagawa ng isang bagay na sumasaklaw o lumalaban sa batas. At yung isa naman ay yung act of commission. Yung meron ka dapat gawin pero hindi mo ginawa. Doon tayo nagkukulang dahil marami sa mga ordinaryong Pilipino hindi nabibigyan ng pagkakataon kahit gusto nila dahil salak sila sa yaman, gastos na lang sa pamasahe, wala silang kakayahan. Pagdating sa katalinuhan daw, hindi naman kailangan nakatapos ka ng kolehiyo, master o doctorate degree para magkaroon ka ng common sense. Yan nga ang isang bagay na very uncommon. Common sense? Uncommon nga yan eh. Baliktad. Ironical natin. Kaya sa jury system,